Swerte raw sa negosyo at sa mga naghahanap ng pag-ibig ang 2021 o Year of the Ox. Ayon po yan sa isang feng shui coach. E paano nga ba aakitin ang dagdag na buwena sa papasok na taon? Yan po ang tinutukan ni Mariz Umali. Year of the Metal Ox o Golden Ox ang papasok na bagong taong 2021. Sa pangkalahatan, ang taon ng mga ox ay isa raw magandang taon dahil may hatid daw itong paglilinang at pagpapalawak lalo na sa larangan ng negosyo. Ayon sa feng shui expert na si Johnson Chua, lalo na't nanggagaling tayo sa taong pinadapa ang karamihan sa atin ng COVID-19 pandemic. Very promising nga raw na maituturing ang papasok na taong 2021. So we can expect for the 2021, it will be a much more improvement year, or we call it healing year or comeback year. Pero although alam po natin yung health still meron pa rin pong pagsubok, importante po is meron tayong clarity ng target goal natin, tsaka determination, and also kailangan po matuto na rin po natin i-accept na nasa new norm na po tayo. Sa taon ng Metal Ox na sa February 12 papapasok, pinakasaswertihin daw ang mga taong ipinanganak sa Year of the Rooster, Monkey at Tiger. Para sa mga rooster kasi po, meron po silang power star for this year. Maganda po siya para for controlling effect. Para naman sa monkey, meron silang tinatawag na Dragon Virtue Star. The Dragon Virtue kasi maganda naman po siya like a problem solving. That means kung meron bang mga problema dumating sa iyo, mabilis mo agad mahanapan ng solusyon. Tiger po, meron silang tinatawag na convincing power galing sa Sun Star. You can easily put your service or product into the market. Mabilis ka kagad paniwalaan ng tao. Kapansin-pansing hindi kasama sa top 3 na saswertehin ang mismong ipinanganak sa Year of the Ox. Bagamat una raw maaambunan ng swerte ang mga ipinanganak sa Year of the Ox, challenging din daw ang taong ito para sa kanila. Pero sa mga di raw gaano swerte sa Year of the Metal Ox na ipinanganak sa Year of the Snake, Dragon at Sheep, may lucky charms daw na pangontra dyan. Narayan ang Tai Sui na pwedeng keychain. Maganda po siya para to counter negativity. Power bracelet. It can give more on para for protection, harmony, success. Tapos maganda siya, meron din siya for wealth and opportunities. At wulu na keychain. For protection and good health. Meron ding prosperity basket na nilalagay sa hapag para maka-attract na swerte. Lahat kailangan ma-energize muna raw bago gamitin. Pero kung di afford, eh pwede rin namang DIY o do-it-yourself charms. Nariyan ang blessing bowl o kahit na anong bowl, lagyan lang ng bigas at isuksok ang 50 pesos na pera o pulang envelope. Pularo kasi ang simbolo ng apoy, pag-asa at positivity. Nariyan din ang pagsusulat ng siyam na hiling at ilalagay sa ampaw o pulang sobre at ididikit sa loob ng main door at dapat nakapormang diamond ang siyam na sobre. Ikaw ba'y single at napapaisip kung ngayong 2021 mo na mahahanap ang iyong Mr. o Miss Right? O di kaya'y umaasang magkakaanak na? Sagot ng feng shui expert. Pwede po kayong gumamit ng peach blossom activator. It is a good year para for in terms of like for singles to find love and also for mga naghahangad po magkaroon ng baby. It's a fertility year also. Eh ngayong 2021 ba matatapos na ang pandemya? Yung COVID po is itself, hindi pa po natin nakikita na pwede na mawawala na po siya itong panahon ng Metal Ox. Chances po tumagal po siya ng 2022. Pero kung pinakapayo ko po is dapat kokontrolin po natin yung energy ng Metal Ox para maging healthy po tayo. So, dito sa Binondo, dumayo na ang mga namimili ng mga charms. Hindi raw kompleto ang kanilang pagsalubong sa bagong taon kung wala ang mga lucky charms na ito. Nakasanayan ko na yung mga lagi ako may suot na lucky charm. Feeling ko maluwag sa akin yung ano, yung blessing. Ito yung 2019 bracelet ko and then ito yung 2020. Lahat na to ay health, protection, negative energy. Mismo sa mga feng shui experts at sa mga tumatangkilik na mga lucky charms na rin ang galing na ang mga pampaswerteng ito ay mga gabay o pampa-uplift lang ng spirit. At gaano mo man punuin ang iyong bahay o ang sarili mo ng pampaswerte, baliwala pa rin ito kung hindi niyo po sasamahan ng sipag, tiyaga, determinasyon at higit sa lahat ng panalangin. Mariz Umali, bumabati po sa inyo ng isang manigong at masaganang bagong taon. Nakatutok, 24 Oras.